So, nung nakaraan, nagpunta ako ng PhilHealth office para ayusin ang kapapilan, ang aking NDR at saka yung para maipasok as beneficiaries yung anak ko. Okay? So, syempre, hindi ko na inaksaya yung pagkakataon na nandun ako para itanong ko na rin yung ilang katanungan na maaaring katanungan nyo rin na isi-share ko sa video nito. Okay? So, ang ilan nga dun is kung paano magdagdag ng beneficiary at ano ang requirements. Tapos, paano magbawas ng beneficiary kung maaari ba at ano din ang requirements. Then, paano maging PhilHealth member. Okay? Tapos, paano mag-register sa PhilHealth portal. So, ilan lang ito na nakuha kong katanungan kasi mahaba ang pila, inahiya ako sa mga tao doon sa likod ko. Okay? So, una, take up natin yung isa-isahin natin tong topic na to. So, kung wala dito sa video to, kung wala dito yung kasagutan na hinahanap mo, abangan niyo po sa dulo ng video, mayroong end screen doon. Pindutin niyo na lang po, baka doon sa end screen na yun, nandun yung kasagutan sa katanungan niyo. Okay? So, una nating pag-usapan kung paano ba maging ano ba ang requirement sa para maging PhilHealth member. Isa nga dyan is employee with formal employment. So, ito yung mga empleyado. So, matik yan pasok sila as PhilHealth member. So, ang company nila, sila yung nagpa-process niyan. Ito yung mga kasambahay. So, yes, yung mga kasambahay, maaari kayong magpunta doon sa PhilHealth office. Tapos, mag-apply kayo doon, magdala lang kayo ng ID, valid ID. Okay? So, self-earning individuals, professional practitioners. So, yan, sila yan. Tapos, OFW, sila rin. Maaari din silang mag-member. Filipino living abroad with dual citizens. Yes, maaari din sila maging members. Tapos, itong mga lifetime member. So, sino ba ang mga lifetime members? Based dito sa RA 10645, above 60, considered as automatic members. So, ito yung ating mga senior citizens. Considered na sila as automatic members. Kahit, even if they did not pay monthly contribution, kahit hindi sila nagbayad. Yes, kahit hindi sila nagbayad ng monthly contributions. Okay? Tapos, yung mga 60 above natin na retired or senior citizens, na kahit yung mga nagbayad or mga dating empleyado, automatic member yan sila. Basta pumasok ka ng 60 years old above, automatic members yan sila ng PhilHealth. Okay? So, ito pa, isa pa na mga ano, all Filipino, age 21 years old above, with capacity to pay. So, kung sino man yung may kakayahang magbayad. Okay? So, ayan, sana nakatulong. Panoorin nyo yung next video andyan sa end screen. Pakasakaling kung hindi ko nasagot yung katanungan nyo dito, nandyan sa end screen, dito sa dulo, tingnan nyo po, baka nandyan yung kasagutan sa katanungan nyo. Okay?